Nandito kasi yung mga mahalagang mga tao na pamamagitin ko sa kasaysayan. Yung iba sa inyo ay lang maririnig ito. O baka karamihan sa inyo. Kasi ito dati, hindi ko talaga binubuo yung kwento. Dahil sa maraming nakadahilanan. Pero ngayon, hindi pa rin, mga 90% buo. Pero medyo maintindihan niyo na yung mga naging kasaysayan noon. Asan ako dyan? Ngayon napakita ka ng litrato ko nung bata ako na may buhok. Pinapakilala ko sa inyo ang aking mahal na asawa, si Tita Baby. Ayan. Ngayon niya lang maririnig ito. No? Ngayon niya lang maririnig. Ito ay sa Agdao, Davao City, 1987. Parang nanikuha ito. Ang kumuha ng litrato nito ay si kasama Aling. Pero ang camera ko. Wala pa siyang camera nun. Hinihiram niya yung camera ko, hindi pa yung digital. Ayan. Yung Boy Ponsa, yan ang nag-organize ng Alsamasa. Si Canards, kilala niyo si Canards, diba? Ba't pala si Canards? Si Ka-Eric ang umunay. Ka-Eric ang umunay. Ibali, si Canards, ano? At saka si Kanoni, yung nandun. Paano ko kilala itong mga to? At saka si Kanino, magkakasama kami sa ulungan eh. Ito, kwento ko muna itong ano na to. Pinuntahan namin ito noong 1987, kinukuha namin yung kwento ng Alsamasa. Yung Alsamasa, mga lumaban yan sa mga NPA doon sa area. Nung pumunta kami dyan, ang mga napapatay na, nung mga patayan na yan, mga 115. Everyday halos may tumutumba dyan sa lugar na yan, Agdao. Kaya tawag dyan sa lugar na yan, hindi ka Agdao. Kaya kami nandyan, gusto namin makuha talaga. Anong istorya? Ang istorya talaga yan, sumobra talaga yung mga NPA doon sa area. Wala nang karason-rason, pinapatay yung mga pinaghihinalaan nila. Itong si Boy Ponsa, actually, dati kasamahan nila yan. Na nag-alsa, kaya Alsamasa. So, ginawa nila, pinagpapatay din nila yung mga NPA sa area. So, walang ano yun, walang tigil na patayan. Yan ang inabot ni Duterte. Nung pumapasok na siya sa politika, yan ang inabot niya si Tosan sa Davao. Talagang patayan. At eventually, karamihan dito sa mga na-involved dito, pinagpapatay din eh. Pinagpapatay din eh. Kasi yung iba dyan, mga naging kriminal na rin. Yung nangungkotong na rin. Hindi yung mga ilang exposure pag movie. Hindi ka makakita yung ano. Saan yung pano? Ayan si Caponyo. Kasama siya. Ito yung litrato. Ito ang nakuha. Kasama actually si Caponyo. Sino si Caponyo? Sarhento yan. Original Jablo. Yung pinagmula ng Guardians. Mga original yan. Ang kanyang official na kasama ay si Colonel Ray Cabawatan. Yan ang kanang kamay ni sidekick ni kasamang Ray. Silang pinaka-notorious na counter-insurgency team sa Central Luzon. Hindi ko rin yung kwento kung gagawin sila ka-notorious. Talagang notorious yan. Pero si Caponyo, eventually, nakasama natin sa Kilusang Pilipinas mo. So, patay na siya, no? Kaya pinaparanglan din natin. Ako po ay galing din sa kaliwa, no? At talaga ako, naging kasapi ng Partido Komunista ng Pilipinas. Mamaya talaga ako. Ito libro ni Ninoy. Ako lang binanggit sa Ninoy sa libro ito na dalawang beses dahil sa torture. Ito lang yung libro, alam ko na nakapangalan kay Ninoy eh. Anyway, nung nakapunong ako, kinukontak na ako ng isang kaklasiko.
Nakakulong pa ako noon eh. Nakulong ako mga 1977. May isang kaklase ako sa Philippine Science High School. Pinarating through my wife. Yung mga kong asawa si Pe, pinarating na nire-recruit ako sa KB. Siya ang nag-recruit sa akin sa KB. Nandito sa ngayon, bisita natin si kasamang Perry. Siya ang nagpasok sa akin sa kabataang barangay. Nasa kulungan kami, dahil mong nakikita na namin sa TV to, eh mga mawista kami eh. Diba? Can you imagine makikita namin si Bob Chito kasama yung pamilyang Marcos? Hindi ba kasama, diba? Hinahalikan pa yung kamay ni Imelda. Alam nyo, si Kanoni, ang tawag namin dyan, Titat. Titat. Kasi binagsagay niya si Imelda na Taratitat. Sa mga rally, ang tawag na kay Imelda, Taratitat. Kasi kasama nga rin, tawag namin si Titat. Natatanda ko eh, kinukwento sa akin ni Kanoni, nung nakapulong kami sa YRC, kung paano siya nag-react nung nakita niya doon sa TV. Alam mo, napatay mo talaga siya eh, sa senior niya. Alam niyo nga, kung kinulis si Kanoni, kung paano yan umaksa, di ba? Nung nakano siya, nakatingin sa ganyan eh. Nung nakita niya si Imelda, kasama si Mau, nagano siya, ay putin, hinalikan ni Mau yung ano, kamay ni Imelda. Talagang namin siya, parang cultural shock eh. Pero mo, mawista kami, tapos kinakalaban namin mga Marcos. Makikita mo sa TV, hinakalit ka ni Mau. Ang kamay ni Imelda. Can you imagine, paano yung cultural shock? Gumanan doon sa kulungan. Isa pa, later on, nalaman namin na si Aileen Marcos nagpunta ng China. Si kasamang Perry dapat kasama doon eh. Pero, alam ko, ba't kami dinasama ron? Hindi ka pinakawalan ng militar, no? Hindi ko lang clearance si Kang Perry na pumunta ng China. Kasi galing hindi siya sa NPA eh. So, hindi siya, pero nasa KB na siya ron, trainer na siya. Si Kang Perry nga pala ang nag-design. Design niya yung unang ginamit ng mass training ng KB. Yung 44,000 na KB officials. Ang na-approve na training design ay kay Kang Perry. Kaya sila yung nag-implement ng first na massive training na kabataang barangay. So can you imagine, yung mga kinakalaban namin mga pamilya, mga Marcos, yung mga nagpupunta ng China, samantala kami yung mga mawista dapat. So may mga ano na yan, may mga cultural shock na yan. At isa pa, may mga sa akin, personally, may mga revelations na hindi ko alam nung hindi pa ako nakulong. Ang isang revelation dyan, kaya nagkaroon din ng pagbabago sa aking pananampalataya sa pagkilos, ay doon ko sa loob nalaman na ang nagpabomba pala ng Plaza Miranda, hindi si Marcos. Dahil kasama namin sa kulungan si Ariel Almendral, na witness doon sa nangyari pagpatay kay Danny Cordero. Tinrial siya, tapos nung nireveal niya, nasa bilang pagpapatunay na kanyang katapatan sa revolusyon, sinabi niya na involved siya doon sa Plaza Miranda. Kinabukasan or a few days after, eh pinatay siya. Parang pinanong na siya, pinatay na siya sa ano, yun ang kwento ni Ariel Mendral. Actually, hindi diretsyong kinwento ni Ariel sa amin yan, ang nagkwento sa amin si Kanomi. Isang gabi, pinuntahan niya ako doon sa tarima ko. Alam niyo ba yung tarima? Yan yung kama sa kulungan. Pinuntahan niya ako, tapos siguro hindi makatiya, sabi niya, alam mo, kasama, meron kang dapat malaman. Baka lumaya ka na hindi mo alam. So doon pala sa loob, pinag-uusap-usapan na yan, tapos kinwento niya sa akin yan. Na later on, may marami pa akong mga verification na makukuha dyan dahil nagkwento na rin, di ba ka-Perry sila o ka-Corpus kasi iba pa. Okay. Ito yung isang training, fourth, Kabataang Barangay Summer
school chapters. Summer leadership ito, every summer. Alam niyo ba na si Kap Perry ang magsimula sa pagtatayo ng KB school chapters? Siya ang nagsimula, umikot sila ni Aini sa mga eskwela, binibenta nila ng idea. Kaya sila, sila nunet ng PWU, yun yung mga unang-unang mga chairman natin eh. Pero nung for a lot of reasons, si Kap Perry, he decided to leave KB, no? Tanungin nyo na lang siya, siya magpukwento bakit siya umalis ng KB doon. Hindi naman niya kami iniwala, kundi meron siyang personal reason bakit siya umalis ng KB. So, nung nawala si Kap Perry, kinausap ako nung executive director na brad ni Kap Perry, para si Eric Ines, para pumalik. Eh, siyempre, ang tanong ko kay Eric kung alam ni Aini yung background ko. Kasi baka naman mapatrobol, eh, alam daw ni Aini. So ako naging pumalit doon sa posisyon ni Kap Perry, kaya akong nag-handle ng Education Development Department. Ang natatandaan ko, nung una akong kinausap ni Aini, isa lang naman ang pakiusap niya eh. Huwag mo magbanata ng tatay ko. fair eh, di ba? Fair. Sabi ko, siyempre, magsasalita ako ng para sa nationalism, ganyan. Okay lang sa kanya eh. Yun lang sabi niya sa akin, siyempre, hindi ko magbabanata ng tatay ko. So, isa sa mga training, alam mo, pinupuntahan kami sa, niyayin niya talaga sa mga training namin doon. Sina-chopper niya para mag-attend ng school chapter training. Ayan, mga guwapo pa kami dyan eh. Be ako yun, no? Ako yan. Di ba? May tsura ng nasawa ko. Ayan yung isang litrato na ano. Ito yung mga topic namin, ano? Filipino nationalism, history of modern Europe. Medyo yung module ni Kap Perry, medyo dinadagdagan na namin noon ng medyo. Actually, si Kap Perry noon, meron na rin siyang inadapt na mga galing sa kaliwa. Ang isang inadapt niya, yung methodology ng criticism and self-criticism. Yun, kasi sa underground, yan ang methodology para labanan yung liberalismo. Yung pang hindi kumikibo, nakakita ng mali, ganyan. Pinapabayaan na lang. So, doon sa module na yon, yun ang gusto ko rin ibalik sa module ng mga training, yung CSC. Pero more of, ano yan eh, ang gumagamit niya kaliwa. Pero it's a very good methodology para na-check yung mga excesses taka na pinpoint agad ano yung mali ng tao. Ito yung hindi ko alam bakit inalis eventually doon sa mga training, no? Sa advance natin nilagay, no? Tama ka, pinag-iba natin, tapos nilagay natin sa advance. Pero yung sa KB training, nawala. Kasi di ba pinag-iiba na natin at that time, yung merong Filipino ideology tsaka yung wala. Meron kasi nun. Alam niyo ba, may mga ano kasi nun, sa KB nun, yung mga naunang training kasi nun, although tinatalakay na ni Kap Perry yung in Today's Revolution, hindi pa naisusulat yung ibang libro ni President Marcos. Noong time na namin, tsaka lumabas yung matakot-takot na ano, detailed na ano, on ideology, tsaka yung Democratic Revolution from the Center. Kaya nagtayo ang KB noon ng political office, yan sila Kapopo. Kapopo? Yan, sila ang political office noon, si pa ba yung Kaber kasama ka ba ron? Si Kaber. Sino pa mga kamera kasama mo? Sila ang nag-aral, naghimay-himay, yung mga bago sinulat ni President Marcos para gawing mga lesson. Okay. Eh, ganyan na lalaki ang mga ano nun, ang mga nakikinig. Noong ito yung mga school chapters sa Kap Perry, ito yung national na ito. Can you imagine from all regions, nagpupunta sila sa Mount Makiling. May Mount Makiling pa tayo nun. Kaya maganda yung training nun.
Diyan nagsimula mag-lecture si Canino. Pagkalabas na sa ulungan, ang mga una nilang pinag-lecturean, kabataang barangay. Kinausap ko si Aini noon, sinabi ko kung pwedeng magsalita sila kanino, pumayag naman si Aini na magsalita sila. Pero siyempre, ang palagi yan, yung risk dyan palagi, siyempre kami mananagot pag may nangyari. So sabi niya sa akin, ikaw ang mananagot, bahala ka. Kasi alam mo naman, pag galing ka sa kulungan, binabantayan pa rin ng intelligence sa kanang military. Pero si, in fairness kay Aimee nun, pinayagan niya. Kaya ang mga, kaya si Canino nun, nakakapag-lecture na sa mga KB group. Kaya, may mga, yan yung una ko na topic ni Canino na yun, commitment and ideologia. Nung pumasok sila Canino, nagiging masinsin ang pag-aaral natin sa ideologia. Yung mga prinsipyo ng ideologia ay tinatalakay na natin. Ito, familiar kayo dito eh. Ayan. Ito kasi ang lecture ni Canoni, kung natatandaan nyo. Ito yung standard lecture niya, di ba? Historical Development of Philippine Society. Tapos, ito, no? Yung social pyramid, talagang pinano natin. Bakit natin tinatalakay yan? Kasi pinakikita natin yung basis ng yung ideolohiya ng kaliwa. Ito ang mga nagmana nito, sila Kapopo, sila Kaber, sila Ka-Eric. Ito yung mga lectures nila, halos ganito rin. Pero na-update nila Kaber yan, nila Kapopo. Kaya medyo umunlad din yung mga lectures dito. Ako naman personally, merong mga personal experience para talaga medyo naging solid yung foundation ng paniniwala ko na nasyonalismo talaga ang kailangan. Nakapunta ako sa Yugoslavia nung nasa KB ako. Pero ito, itong trip na ito, ginawa ko ito, pinagdugtong-dugtong ko yung mga libreng conferences. So nakarating ako ng Yugoslavia. Hindi pa, ang Yugoslavia nung time na yon under sa Communist Party. Pero napapansin ko, medyo may problema. Kasi nagpunta kami sa isang labor center, inaapak-apakan na yung mga litrato ni Lenin. Kaya afterwards, nagkaroon ng civil war. Federation of Nations ka dito, kaya nag-iwahiwalay na sila, nagkaroon ng civil war sa Yugoslavia. So nag-iwahiwalay sila, may Bosnia, may mga Montenegro, mga ganyan. At yung famous bridge ng Mostar ay sayang, nasira. Nasira yan, ano yan eh, parang icon doon sa lugar. Itong area na ito ay marami rin ang Muslim. Hati. Kalahati Muslim, kalahati Kristiyano. Kaya parang may similarity sa bansa natin. Kaya inaano ko to. Kaya ang nanaig dito, finally sa Yugoslavia, yung mga nasyon, yung mga nasyonalismo nila.